ko. Ano ba ito? Parang hindi na natahimik ang buhay ko mula nung pumalaw si Daddy. Pasensya ka na. Hindi ko gustong ginagawa ng aking asawa. At sinabi ko ito sa'yo para makapag-ingat ka. Handog ng DZRH ang duda sa kanyang panahon. Mapalad ang nilikhang nakasumpong ng pagligat kahit sa hindi nila kadugo. Nadarama nila ang tamis ng mabuhay. Subalit ang lahat ay may hangganan. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Cheryl sa ating dunang sa kanyang panahon. Maraming salamat po sa tulong niyo sa akin ni Tito Marcia, Tito Greg. Bunsong kapatid ni Marcia si Roman. At malaki rin ang naitulong sa amin, kaya gusto rin naming maihatid siya sa kanyang huling hantungan. Greg! Halika na! Huwag mo nang kausapin ang babaeng yan! Tito Marcia, ba't kayo nagagalit sa akin? Tinatanong mo pa? Dahil inagaw mo ang para sa akin! Oh, ano ibig niya sabihin? Oo nga naman, Marcia. Ako ang kapatid ni Roman. Ang tunay na kadugo. Pero ano nangyari? Halos lahat ng kabuhayan niya ipinamana sa babaeng ito na ampun lang naman. Hindi naman akong may gusto noon. Kahit nga po wala ang lahat ng iyon, tita. Basta buhay lang sana si Daddy Roman. At saka meron din namang ibinigay sa'yo si Roman. Huwag mo ang kampihan na malditang yan. At ikaw, babae ka, ha? Hindi pa tayo tapos. Kung inakala mong papahig ako, maargabyado mo. Nagkakamali ka. Gaganti ako. Sabi niya lang yun dahil masama ang loob niya sa pagpanaw ng kapatid niya. Sana nga ganun, Daisy. Kaso, yung manang binanggit niyang kinasasama ng loob niya, siya daw yung kadugo, pero halos lahat sa akin pinamana ni Daddy. Nasaktan ako nung marinig ko yun. Hindi ko nga alam na yun yung nakalagay sa testament ni Daddy. Ang mahirap pa, Daisy. Nagbanta si Aling Marcia na gaganti raw siya. Narinig ko yun dahil naroon ako sa bahay nila ng mga oras na yun. Naku, eh problema nga yan, Cheryl. Charles, kasi kahit nga sa kapirasong lupa lang, may mga magkakamag-anak na nagkakagulo. May nagkakapatayan pa nga eh. Oo nga. At yun lang, ayokong mangyari sa amin ni Tita Marcia. Iwasan mo na muna siya, friend. Habang mainit pa ang ulo niya. Oo, kaya naman, pakasal na tayo. Huh? Para hindi ka na niya masaktan. Charles, isang buwan pa lang ang nakalilipas mula nang mamatay si Daddy. Hindi pa ako handa. Gusto ko lang namang maprotektahan ka. Siguro naman, may iba pang paraan para malutas ang problemang ito. Tsaka na lang natin pag-usapan yung tungkol sa kasal. Ito ang larawan niya. Nakasulat dito sa likod ng larawan kung saan mo siya matatagpuan. Maganda pala siya, Aling Marcia. Wala akong pakialam. Basta ang gusto ko, mawala siya sa landas ko. Areglado! Walang problema! Pero, mahal akong sumingil. At kalahati ang gusto kong down payment. Walang problema, Dodo. Ayan. Etong pera. Uy! Mukhang alam mo na ang presyo ko, ah. Tama ang down payment na ibinigay mo sa akin. Naipagtanong ko na yan. Kaya pagpunta ko rito, tamang halaga ang dala ko. Very good! Ganyan ang gusto kong kausap. Wala nang atrasan to, ah. At magsisimula na ako magtrabaho. Talagang hindi ako aatras. Pero dapat, hindi ako sasabit sa gagawin mo.
Marcia, saan ka galing? Greg. Narito ka na pala. Sagutin mo ako. Saan ka nagpunta? Namasyal. Sinungaling. Eh, bakit nagagalit ka? Totoo naman yung sinasabi ko. Nakita kong pag-alis mo dito. Kaya nasundan kita. At nakita ko kayo ni Dodong. Maging ang pagbibigay mo ng pera sa kanya. Greg. Bakit ka nakipagkita sa taong yun? Bakit mo siya binigyan ng pera? Anong iniuutos mo sa kanya? Wala. Humingi lamang siya ng tulong sa akin. Kaya naman inabutan ko ng konting halaga. Masama ba tumulong sa kapwa? Sa isang taong gustong magbago? Hindi ako naniniwala sa'yo. Greg. Binantaan mo si Cheryl noong huli nating pagkikita. Siya bang ipinatatrabaho mo kay Dodong? Ha? Sumagot ka! Ano bang sinasabi mo? Hindi ko magagawang magpapatay ng tao. Sana nga totoo ang sinasabi mo, Marcia. Dahil kung tama ako mismo magsusuplong sa'yo. Hindi ko matatanggap ang magkaroon ng isang asawang kriminal. Tito Greg, hindi ako makapaniwala sa sinabi niyo. Dahil lang sa mana, magagawa ni Tita yun. Nalungkot ako. At hindi rin makapaniwala sa aking nalaman, Cheryl. Inamin niya? Hindi. Pero malakas ang kutob ko. Ikaw ang gusto niyang ipapatay. Dahil kriminal ang kinausap niya. At binigyan niya ng pera. Oh, Diyos ko! Ano ba ito? Parang hindi na natahimik ang buhay ko mula nang bumanaw si Daddy. Pasensya ka na. Hindi ko gustong ginagawa ng aking asawa. At sinabi ko ito sa'yo para makapag-ingat ka. Salamat at pumayag kang lumipat dito kina Daisy. Kahit papano, nabawasan ang pag-aalala ko sa'yo. Oo nga. Mahirap kasi sa bahay nyo, Cheryl. Ang laki na nga, mag-isa ka pa. Sinunod ko yung payo ni Tito Greg na umalis na muna doon. Mabuti na lang. Mabait si Mang Greg. Tama. Hindi tulad ng asawa niya. Tito, mapapayatag na ako. Dahil may mga kasama ako. Don't worry, friend. Hindi ka namin pababayaan dito. Ang takot lang ng killer na yon sa Colonel kong kuya. Oo. Saan ka na naman pupunta, Marcia? Lagi mo nalaman binabantayan ang paglabas ko. Dahil masama ang hinala ko sa ginagawa mo. Wala akong ginagawang masama. Ang kulit mo eh. Kung ganun, bakit ka nakipagkita kay Dodong? At bakit narinig ko kagabi nakausap mo siya? Nagkamali ka laman ng dinig. Anong nagkamali? Iba ang kausap ko. At saka sinagot na kita tungkol sa pagkikita namin ni Dodong. Pero ayaw mong maniwala. Itong gusto kong tandaan mo, Marcia. Kapag nalaman kong may ipapapatay ka, hihiwalayan kita. Ano? Umaatras na kayo, Aling Marcia? Oo, Dodong eh. Natunugan kasi ni Greg ang plano ko. Sabi niya, hihiwalayan daw niya ako. Wala pala kayong kwentang kausap eh. Akala ko ba matapang kayo? Pasensya ka na. Ayoko naman magkahiwalay kami ng asawa ko. Sige, umatras kayo. Pero ibigay niyo pa rin sa akin ang kulang niyo pang kalahati. Ano? Bakit pa ako magbabayad? Hindi naman natuloy yung usapan natin. Kung tutuusin niya ako, lugi. Aling Marcia, nagsisimula na ako magtrabaho.
At kung nalugoy man kayo, hindi ko na problema yun. Ikaw ang sumira sa usapan. Kaya bayaran mo ako ng damage. Aba, sira pala ang ulo mo eh. Talagang nasisira na ang ulo ko. So walang kwentang taong kausap. Patalim? Ngayon, magbabayad ka ba? O hindi? Ano? Ibibigay mo kay Aling Marcia ang mana mo? Iyan ang balak ko, Daisy. Para hindi na siya magalit sa akin. At hindi na rin gumawa pa ng masama. Ang bait mo naman, friend. Kung ako yun, naku, hindi ako papayag, no? Mana ko yata yun. Aanin kong maraming salapi. Kung magugulo naman ang buhay ko. Tsaka, hindi ko naman kailangan ng kayamanan. May maganda na akong trabaho. At may konti na rin ipon. Sapat na yun. Ibang klase ka talaga, friend. Mas itinuturing kong yaman ang pagmamahal at pagkalingang nadama ko kina Mami Alona at Daddy Roman. Sayang nga lang, wala na sila. Oh, may tumatawag sa cellphone mo. Oo nga. Si Tito Greg. Hello, Tito. Hello, Cheryl. Ang Tita Marcia mo, narito sa ospital. Huh? Bakit po? Sinaksak siya. Oh. Sana magpunta ka agad dito. Oh, okay, Tito, sige po. Pupunta ako ngayon dyan. Tita Marcia? Cheryl? Ikaw? Yes, tita. Ako nga po. Tinawagan ako ni Tito. Kaya nalaman ko nangyari. Cheryl? Tita, huwag na kayong umiyak. Mamaya makasamaya sa inyo. Nakakulong na ho si Todo. Mabuti na lang, sinundan kayo ni Tito Greg. Kaya nakatawag siya ng mga pulis. Kasalanan ko. Kaya nangyari ito. Naging gaaman ako sa salapi. Kaya ako napahamak. Patawarin mo sana ako. Kalimutan na po natin yun, tita. Hindi naman ako galit sa inyo. Magsimula po tayo muli bilang isang buong pamilya. Salapi ang ugat ng kasamaan, kaya marapat na huwag itong hayaan upang huwag mapahamak ang isang nilalang sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Rosana Villegas, Maynard Landicho Jr., Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Phil Cruz at Jerry Mutia. Special Sound Effects, Temyong Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang